Naaagnas na ng matagpuan ang isang babae sa mismong silid ng kanyang dating kasintahan sa Purok 5 Sitio Virgen de los Remedios, San Agustin, Betis, Guagua, Pampanga nitong linggo ng gabi. Ang biktima, kinilalang sila Lani Endozo, 21 taong gulang, ay sa ikalawang palapag ng bahay natagpuan ng Guagua PNP. Sa tansya ng PNP, may 3 araw na ang bangkay na itinago ng suspect na si Rowell Nirik, 27 taong gulang. Si Endozo ay bunso sa 6 na magkakapatid at ulila na sa magulang. Madalas raw umalis ng bahay si Endozo para maghanap buhay bilang isang dance instructor. Pero kahit madalas wala sa kanilang bahay at hindi nagpapaalam ay hindi raw nakakalimot mag-text sa mga kaanak. Nagtaka na lamang raw ang tiyahi ng biktima nang hindi na siya umuwi at nag-text simula noong Biyernes. Ayon sa tiyuhi na si Dominador Gatchalian, nag-text raw sa kanila ang suspect noong linggo ng gabi upang humingi ng tawad at sumuko. Nabigla nga kami sa nangyari dahil nga bigla na lang nag-text yung ex niya na pumunta raw sa bahay. Dahil nga daw may nangyari na issue. Ngayon, pagpunta ng mga kapatid ko, yun nga, kinausap yung dahil nasa labas. Sabi, sorry kanya. Ayon kay Police Superintendent Henry Flores, hepe ng Guagua PNP, tumawag raw sa kanila ang mga kamag-anak ng biktima upang humingi ng saklolo. Base sa investigasyon ng PNP, maaring noong Biyernes pa pinatay ang biktima sa pamamagitan ng pananakal. Hindi pa naman matukoy ng PNP ang dahilan ng pamamaslang. Base dun sa medical legal findings, tsaka dun sa death certificate, asphyxia by strangulation, posible na sinakal. Yun ang ano dun eh. Tapos hindi nakainga. Dahil nga may sinurrender nga na shoelace. Shoelace sa pulis. Wala naman raw narinig na kakaiba ang mga kapitbahay ng suspect noong Biyernes ng gabi. Sa impormasyong nakalap ng Balitang Central Luzon, nagpapaalam raw ang biktima sa suspect na muli itong magtatrabaho sa Baguio, bagay na hindi ikinatuwa ng suspect. Humihingi naman ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Sana pagsisihan mo yung ginawa mo sa kapatid namin. Dami niyang pangarap, sinira mo. Hindi naman tama yung patayin mo yung kapatid namin. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Wala. Kasama si Joshua Lansangan, ako si Justin Dizon, alerto alisto sa pagbabalita.